Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Basahin po natin ito ng tatlong beses. Sabay-sabay po tayo. Ready? Nandiyo na po ba kayo? Amen. Okay, ready? Begin. Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pakalo po. Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Last. Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Tayo po ay manalangin, pamunahan ng ating mga pastor. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so grateful and thankful for your faithfulness, for your love, and most of all, dear Father, for giving us your Son, the Lord Jesus Christ, to be our Savior.
We praise Thee and thank Thee for this opportunity that we can hand down the word to one of our men in the church, Pastor John D. And today, dear Father, we pray that Your grace will be upon him and give him wisdom, give him strength, give him all the help that he needed, especially in leading this church. Lord, thank You for Your people are here. And I pray for all our men, for all our membership, that they will be behind this ceremony. Bless us, dear Father, as we continue in our service in Jesus' name. Amen. Be seated, please. Ganito po ang ating magiging arrangement muna. Hilingan ko po yung lahat po ng mga ating pastor dito kayo sa harapan. At hilingan ko lang, hindi po pastor, magkaroon muna tayo ng change. Doon muna kayo sa main likod. Ano? Lahat po ng mga pastor ang sa unahan. At tawagin ko na po ang pamilya ni Pastor John. Dito kayo. Okay. Oh, asan pa ang mga pastor? Meron po bang pastor? Saan si Pastor Arman? Si Pastor Michael? Okay. Diyan sila upo. At again, siguro yung second row ng Juan, lumipat din muna kayo sa sides, ha? Pwede ba? At ako may paupuin. Ayan. Para maganda po ang Juan. Hilingan ko po ang ating mga leader ng ating church, mga men natin ng ating church. Kung maaari po, pwede kayo na umuko dito sa may second row. Will you please? Men ba kayo ng church? Sige po, kasama kayo. Oh, Brother Jonathan, sige. Sino po yung men ng ating simbahan? Brother Eric, yung ating mga leader, nasa na? Brother Benavente, asa si Jojo, Brother Jojo. Brother Jojo, dito kayo, second row kayo. Yung mga men ng church. Emerson, sumama kayo. Sige. Others, Brother Benavente, sumama ka, umupo ka din. Dito kayo sa pangalawang row, second row. Ayan. Oh, Brother Lanceta, sige, sumama kayo. Brother Blas, doon na kayo. Ayan, dito na kayo sa pangatlo. Okay? May dalawa pang upuan doon na kailangan. Ayan. Di ba magandang makita mga pastor na di dyan? Saka yung mga men ng simbahan. Para kagaya po ni Aaron, ni Hur, sila po yung mga kailangan na mag-aangat sa kamay ng pastor, di ba? Tapos sa gawain, ay napakalaga po na makasama natin ang mga men. At ang hapon po na ito ay very significant because this is the day wherein we're going to turn over the work to a faithful man who's been here for 21 years, you know? 24 years. Imagine, ano? Kalahati na ng buhay niya. Ay, more than half of his life ay nandito siya. Tayo po ay naniniwala ang mga lingkod ng Diyos na naging tapat sa Panginoon ay karapat-dapat na atin po silang mabibigyan ng honor pagdating ng time. So, we will continue. Masyado kayo seryoso lahat.
Kaya tayo tatayo at magkakantahan muna ulit tayo. Sa isang minuto natin. Hindi pa nag-i-start, umiiyak na kayo eh. Sa isang Choir po, maganda na. You at the cross, curse the world.
Salamat, Kuwan. At tayo po makakapakinig ngayon ng tanging bilang mula po sa isang pamilya na naglilikod din sa Panginoon, si tawagan ko po ang Tarzona Family. Magandang hapon po sa lahat. So, hindi ko pala kung bakit sinasadya po yata o hilingi ng pagkakataon. Pag kami po yung mag-render special namin, may okasyon. Ang daming tao, kaya talaga ang dagdag din. Gusto mo. Pero anyway, sabi nga po, basta sa gawain ng Panginoon, don't say no. So, always say yes. So, pero habang hinahanda po ni Josh yung kanyang gitara, so, Brad, pasuyo lang, pasuyo, pakibukas ang... Pakibuta ko doon. Joshua chapter 24, verse 15. So, isa pong malaking pagpapala ng makapagbahagi po ng salita ng Panginoon at sa aming po, in our own little ways, ay may ibigay po yung ano pong po yung nararapat para sa ating Panginoon. So, kaya ako po pinabukas itong verse na ito kasi ito po yung may kanalaman po sa title na aming kakantahin. And it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites and in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So parang hiningi naman din po ng pagkakataon, ano po, yung title na yun, na yung ganitong mangyayari. So talagang sabi natin, all things work together for good. At kami po, ay hiningin ang panalangin sa inyo, kami po kasi po bilang isang pamilya, mag-a-undergo po kami ng, una pa salamat sa Panginoon kasi ang aking asawa ay umabutan po ko ng 46 years old. Salamat sa Panginoon dahil sa taong ito, ay binigyan siya ng Panginoon ng another year of her life. Pero ganun pa man, after po ng blessing na yon, mag-a-undergo po kami ng isang medyo matinding pagsubok. Kasi mag-a-undergo po siya ng operation. Hindi lang po simple, kundi major operation. Ano ba ang tawag doon, Babes? Total abdominal hysterectomy. Bali yung
reproductive organ ko, isa tanggalin na po. So, di ba, limit at impropi naman na po kami. Ayun, so... Okay na rin din po. Salamat sa podcast kayo. Isa naman po sa ano na lumala. Ano po? So, pag-pray niyo po. Yun nga po kasi yung panalangin po sa kalakasan. Sabi ko nga po, Babis, babalik ka ha. Gusto ko po kami meron pa kapa akong asawa. Kasi di natin alam kung ano po mangyayari. But the Lord will provide for the need. Especially pagdating po sa physical, spiritual, financial, and everything po na magiging kailangan po namin. Kaya po, magiging title ng aming awit, me and my house, we will serve the Lord. Hello, yung mga men po, Brother Rapi, Brother Andy, dito raw po tayo sa harap, sabi ni Pastor. Lahat ng mga men.
Ito po, yung kahit yung pangatlo na. Gusto niyo yata maging men eh. Ah, dito na po, sa harap. Kaya, Brother Ramir, consider ka ng men dahil sa age mo. Kaya ito na. By default, dahil sa age. Pwede ka nang i-consider. At saka yung mga preachers, brother na to, Jobert. Meron pa po ba? Eh, yung apo ng pastor, si Asyan, pastor. Siya? Manase, brother Manase. Ikaw, di ka kumigil mo. Diyan ka, dito ka. Lahat ng men, sabi ng pastor. Hindi, si CD, hindi pa, wala pa asawa. Si Ramir lang dahil sa age. Anong dito sa harap? Dahil lang sa age yun, dahil lang sa age. Meron pa ba? Wala na. Brother Rudy, Paklibar. Brother Rudy, Paklibar? Ayun, yan po. Jojo Lorendo. Ayan. Sa isip nito, parang di pa men, pero... At saan si Jojo? Ah, nasa baba. Nasa baba pa. Dito talaga, lahat ng men dito sa harap. Yan po ang bilin, pastor. Amen. Okay? Jojo, nasa dito. Nasa baba pa po, pastor. Jojo. Baroga. Diyos, brother Jojo Baroga. Hindi ko makita eh. Malabo na yung mata ko eh. Brother Jo? Nasa ka, Brother Jojo Baroga? Aliga. Kaya si Pastor Mon. O, yung isa sa mga bata dyan, ha? Unless gusto nyo maging pastor ngayon. Kaya si Pastor Mon. Yan. Brother Cosme. Brother Cosme, tayo lahat sa harap. Brother Marcos, dito tayo sa harap. Dito sila, oh. Yan. Yan. Lahat ng men dito sa harap. Si Brother Amir lang ang binata dahil sa age. Kaya ka mag-MC, absent ako ng... Piyutulak na kita, Brad. Okay? Pastor Leo, okay lang, dito. Leo, dito ka, sarap, Pastor Leo. Alam mo, makakatakas ka. Magko-contribute daw ng lahat nandito sa harap. Kaya dito ka. Mamaya, may offering special. Okay, ngayon po, itanda ko po tayo sa isang program na first time ko rin po ma-experience to eh, no? Hindi ko alam, lahat yata tayo, no? At, ang nakakaalam na rito, ang ating madamastor. Paano gagawin? Kaya ibibigay ko po ang pulpit sa ating madamastor. Magandang hapon po sa inyo lahat. At salamat na dumating tayo sa punto na ito na magkaroon tayo ng turnover ceremony. Sa mga members po na nandiyan sa likod, we still have a lot of seats dito sa middle. Paki-assess nga sila. Ayoko po kasi na nandiyan kayo sa likod tapos na meron mga upuan pa dyan. Pwede ba mga members, yung mga nahuli mga taga-Pasig, na pwede naman kayo dyan sa may harapan. Okay. First time ko rin po ito. Alam niyo kung bakit? Nung mag-assume ako ng pastorate dito, walang turnover. So, ibinigay lang sa akin ang gawain at ako naman ay naging handa po na tanggapin ang gawain. Iniwanan na lang ako. Pero ngayon, hindi po basta iniiwanan. Amen. Meron magandang ceremony tayo. Amen. Kaya yun po ang dahilan kung bakit tinawag ko yung mga men. Oh, kasama Brother Christian, dito ka sa harapan.
At doon sa pang-apat na linya, lahat ng mga lalaki, mga tatay at mga men ay hinihiling ko na dito sa may harapan. No, ikaw, Brother Guy, dito ka sa may pang-apat din. Sige, yan. Kasi napakaganda po. Kung maaari nga sana na dumating po ang pagkakataon, lahat na nasa middle, puro men. Oo. Yan po yung ipinag-pray ko sa Panginoon na mapuno natin at marami pong men ang ating simbahan. Siya po yung pinakang will ng Panginoon na mga tatay po ay maging leaders at makita po natin ang pagpapala ng Diyos sa ating simbahan na magiging mabunga, and we are looking forward for that occasion. At nais ko po muna na tayong lahat ay tumayo at basahin ko po sa inyo ang bahagi po ng salita ng Diyos na makakatulong po ito sa atin. Acts chapter 20. At isang passage po dito sa verse 28. Acts 20:28. Na wika po rito ng salita ng Diyos. Si Pablo po ang nagsasalita at siya nag-usap doon po sa mga kalalakian. Sabi nga dito sa verse 26, "Wherefore I take you record this day that I am pure from all the blood of all men, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." And then he said to this man, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood." Yung pong verse 28, yung pong pinakang pagtutuunan natin ng ating pong atensyon. Na ito yung sinasabi po sa magiging tagapanguna po dito sa ating church, kay Pastor John Day, na sabi po, "Take heed, therefore, unto yourself, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." Mananalangin po muna tayo. We're going to go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we are asking you for wisdom. We're asking you for help. We do not know what to do, but we believe that you are going to lead us. Especially in this turnover ceremony, kung paano po na aking iiwanan, na aking ibibigay, ang isang napakalagang tungkulin na iniatang nyo sa akin. You have given me this responsibility for almost 45 years. It is not easy for me to just lay down the work. But it is by your grace that you have given me the mind to be able to do it. And Lord, I pray that in this turnover ceremony, your mercy, your grace, your wisdom will be seen upon our midst. Bless their Father, this service. And bless our members, their Father, as they will be receiving a new leadership. And bless us also, their Lord, in this service. In Jesus' name, amen. Be seated, please. Una po ay nais ko pong ating bigyan ng pagkakataon ang asawa at ang kanya pong panganay na anak na sila po ang magbibigay muna ng patutuo sapagkat sila po yung first family. At siyempre magbabago ang kanilang mga gawain na tungkulin, di po ba? Sila na ang lalapitan, Sister Tunet, ng mga kababaihan, ang ilang mga mag-aasawa, mga young people, para pagka mayroong magpapakasal, mayroong mag-aasawa, eh hingi po ng counsel, siyempre, sa pastor at saka sa kanyang asawa. Kaya
ating pong pakinggan ang patotoo ni Sister Tunet at sa kanyang pong sarili yung kanyang damdamin sa pagtanggap po ng tungkulin at yung kanyang panganay na anak naman ay patotoo po sa kanyang buhay bilang isang anak po ng pastor. So ate po muna tawagin si Sister Tunet. Pakibigay ng tubig na kanya. Pakibigay ng microphone. Oo. Alam para yata malaking subo ng kano. Ayan. Hindi po ako nakatulog. Siyempre, una munang itatestify ko po yung Hawaii God's Save. Na-save po ako February 1, 1994 through college campus Bible study. Pero sa high school ako, sa school ng kapatid ko na Elias Virgin. Baptized, may konti ko po ako. Na-baptized po ako August 4, 1996. June 19, 1998. Nung sinagot ko si Pastor Jandy, actually, hindi po kami nagkakilala talaga sa church. December 21, 2002, nung kinasal po kami. And this year, mag-18 years na po kami kasal sa December. And marami ako pong gusto sabihin, but gusto ko lang i-recall, kasi sa dami nung iniisip, dahil hindi nga ako nakatulog. Gusto ko i-recall how gracious is God to me. How He worked in my life then. Una-una sa salvation ko. Kasi, laki po akong Catholic, born Catholic, and laki rin po ako sa kumbento. And magmamadre nga po dapat ako. So yung mga grandparents ko pa, aglipay po sila. So yung pinapasa sa akin ng lola ko, yung mga dasal, mga ganun. Ako yung lagi niyang kasama. So, talagang doon ako na-build sa Catholic. Pero, salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Yung turnaround ng life for a very simple verse na shinare sa akin ni Pastor Peter is in Ephesians 2:8 and 9. Kasi naniniwala ako that time na sa sarili kong gawa, paggawa ng mabuti, maliligtas. So, yung simple verse lang na yun na binigay, pero parang nabuo lahat yung question ko na hindi pa na talaga pupunta ng langit ang good works. Amen. Ang pagiging isang member ng isang church, lalo na Catholic Church. Kasi naniniwala kami kay Mary, nag-offer kami, kasama ako sa yung lahat ng activities ng Catholic, even mga pinsan ko, lahat sila. So, when I got baptized nga dito, naalala ko nun, persecuted ako, umiyak ako nun, kasi nanay ko, sabi niya, pag nagpabaptize ka dyan, itatakwil na kita. Hindi kita bagaralin. But, salamat sa Panginoon by the grace of God. When dumating ako sa bahay, hindi niya ako pinersecute. At, winatch niya lang siguro yung steps ko kung nagkaroon talaga ng pagbabago. And salamat din sa biyaya ng Panginoon. Ay nakapag-share din po kami ng gospel sa family members ko. Naalala ko nga elementary days, wala pa po ako naririnig about Baptist. Born again, oo, kasi umaten din ako ng born again dun sa Olandes eh. But yung Baptist, wala po. Si Sister Noemi, kaklase ko siya, Garperio. Kaklase ko siya na elementary, transferin sila eh. At isa ako sa nagpa-persecute sa kanya. Kasi may barkada kami, since transferi siya, iba yung religion niya, akala namin kulto siya. So yun talaga umihiwalay. Pero noong 1995 na nakapunta ako dito, nagulat ako kasi nakita ko sila, even Brother Joel, kasi magkakasama kami sa kumbento eh. Sorry po, Brother Joel, maka-explain na lang, hindi kita natanong kung bakit. Pero alam ko, magkakasama rin kami sa kumbento nung elementary days. So, salamat sa Panginoon kasi hindi pala kulto ang Baptist. We are the church na binigay ng Panginoon para maglingkod. So, ano pa ba? Ang next po, graduate po ako ng accountancy at hindi po ako naging CPA.
first, nag-take ako, second take, nag-fail po ako sa board exam ng accountancy. So hindi po ako naging CPA. But salamat sa Panginoon, CPA po ako ngayon. Kristiyanong asawa, pastor ang asawa. So, salamat sa Panginoon. Hindi ko malakuha yung title ng mundo, pero yung spiritual title, Kristiyanong pastor ang asawa. So, yun po. So, as support kay Pastor John Dino, yung, kasi siya naman talaga yung tinawag eh. Kami, taga-sunod lang, di ba? So, ang life verse ko nga, yung Ephesians 2:8-9, during my success, yun yung nagpapahumble sa akin, yung Ephesians 2:8-9. And during my sins, yung spiritual days ko, or hindi pa naman ako spiritual din, so yung mga time na hindi ako spiritual, salamat sa 1 John 1:9 na lagi din nagpapaalala na if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And yun nga, as support kay Pastor Johnny bilang asawa niya, I will continuously pray for him, which is yung ever since na ministry ko po talaga sa kanya, to pray for him and to accompany him, to encourage him, and to live according to the expectation of God and not men. Kasi talagang men pleaser ako. But salamat sa Panginoon, through the lahat ng napagdaanan, yung nabuo sa akin na ang ipi-please ko yung Panginoon, hindi yung tao. And sa 20 years na nag-work ako sa labas, salamat sa Panginoon, 15 years ako sa DNL, sa Kemres. And then 5 years dito sa BRCA. So 20 years yung pag-work ko sa labas. Pinaliit ng Panginoon, yung circle siguro of influence ko kasi nag full-time housewife ako. And 20 years din na umaasa lang kami lagi sa helper, meron kaming taga-alaga ng mga bata. Gusto ko i-recognize yung nanay ko na simula namin lagi siya talaga nandiyan. Yung nanay ko nandiyan po. Sabi ko, wag kang ma-absent kasi i-recognize kita. Sasabihin kita sa testimony ko. Kasi siya talaga yung kasama namin. Kasi hindi mo kami makakalabas ng bahay pag wala pong iiwanan sa mga bata. So yung nanay ko, yung mga kapatid ko na handang tumulong. At si Ate Nora, yung mga naging yaya, yung mga naging helper namin. Si Tin Enriquez, si Danica, at iba pa po. Ayun, at salamat sa Panginoon. At yung ministry natin, nasa bahay na ako nag-work, I will look after the kids while sinasamahan ko si Pastor John Lisa. Kailan po, Pastor? Kasi kinagluluto ako ngayon ni Pastor John D. Kaya lang may kinugit po siya sa akin. Sabi niya, nasusunod daw, siya naman daw maglalaba. Kaya hindi ko ba alam kung paano niya magkakasya yung oras niya. Joke lang po yun. But we, salamat po sa Panginoon. Kasi nung sinagot ko siya, sinagot ko siya, hindi niya ako sinagot. Ako ang sumagot sa kanya. Sabi niya, number 2 ka lang sa priority ko. So lagi niya nakatatak, mag-date kami, pero biglang tatawagin, meron activity. So ang ginawa ko, sige, whatever yung meron siyang activity sa church, kasama ako. So number 2 lang ako. Pero salamat sa mga missions conference. Salamat din sa missions conference recently, no? Na meron isang pastor na sabi, ang priority, inayos din ng Panginoon siguro, God, family, and church. So, salamat din kasi si Pastor Jandy, unti-unti ngayon, nare-realize niya yon. And nakita niya na first ministry niya yung family niya. Which is, I'm very thankful as a wife kasi kailangan ko po siya para magpalaki sa mga at salamat po. To God be the glory. Nawa magpatuloy po as a family na makapaglingkod po sa inyo. Salamat po. Amen. Ako po si Isaiah Jan Arbachoco. Ang unang anak po ni Pastor John D. Yung pangalawa ba? Nanggap ko po yung Panginoon noong June 2, 2012. Si Mami po yung nag-share po sa akin. At nabaptize po ako June 10, 2012. Si Daddy po yung nag-baptize sa akin. Diyan po.
Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kaligtasan po na ibinigay niya sa akin. At papasalamat din po sa Panginoon dahil naging daddy ko po si Daddy. Kuma naman. At tagyan, nagpapasalamat po ako na naging anak po ako ng pastor. Marami pong blessings na dumating sa aking buhay. At willing po ako sumuporta po kay Daddy at sa gawain po at sa ministry. Well, lang po at maraming salamat. Amen! Amen! Salamat sa mga patutuo at kagaya po ng aking binasa dito sa bahagi ng banal na kasulatan ay nais ko pong paalalahanan si Pastor Jandy na isa po sa pinakamahalagang tungkulin niya bilang magpapastor po ng simbahan na siyang hahawak dito. Sabi nga dito, take heed unto yourselves. Sabi dito sa isang translation, be on guard for yourselves. Ingatan mo ang iyong sarili. Yun po yung sinasabi dito, take heed. Ingatan mo ang iyong sarili. At siguro po ay mahalaga na sa ministry po kasi meron po mga aagaw sa iyo. Kaya iingatan mo ang iyong sarili. Una, alam natin yung diablo. The devil does not want us to serve. Kaya sabi ng Biblia, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil is a roaring lion, is seeking whom he may devour. Amen. Nais ng diablo na sirain ang gawain natin, ang paglilingkod natin, ang buhay natin. Amen. Kaya, Pastor John, ingatan mo ang iyong sarili. Amen. Mabuti yung sinabi ni Sister Tunet, huwag kang mailang, huwag kang magkaroon ng tinatawag na pagkatakot kay mag-visitation, isama mo asawa mo. Amen. Para pagka merong aso, nauna siya. Biro lang. Pero kalimitan, hindi naman nauna yung mga babae, di ba? Ang lalaki. At kaya, protektahan mo ang iyong asawa. And you protect your wife and your husband sa iyo by being with your husband. So yun ang una. Pangalawa, be on guard sabagat hindi lang ang diablo ang sisira sa atin. Pera. Kaya nga sabi sa atin na the love of money is the root of all evil. Nasa leadership na kayo, hindi ka magsisimula sa isang walang-wala, hirap na ministry. At sana bilang pastor, pakaingatan mo ang iyong sarili na hindi maging ang iyong isip ay doon lang sa pera. At kagaya nga ng aking iniiwanan sa inyo, sana una yung mga kaluluwa bago yung pera. Yan yung ating pinakang filosofiya, yan ang ating mga paninindigan. Be on guard. At pakaingatan natin na itong salapi o pananalapi ay maging ikalawang Diyos na tayo mamamangka na hindi mo alam kung saan ka magiging tapat. Sa Diyos ba o sa mamon? Kaya yun ang ibig sabihin niyan. Third, be on guard. Pakaingatan mo rin yung mga kababaihan. At nandiyan dyan, kumisan ay meron ng may mga babae, ang tawag ng Bible, haling na babae. The word haling, ibig sabihin, wala siyang pakundangan, paggalang, lalo na sa pastor. Nasabi, Pastor, crush na crush kita. Medyo nakakaangat yan ng alooban. O, yung mga pastor na nato, lalo na binata. Yan po ang sabi sa atin.
na kinakailang ingatan natin. Be on guard. Dahil po ang mga kabisan, marami mga pastor na nahuhulog at nawawala sa ministry sapagkat hindi sila naging maingat sa kanilang relasyon sa ibang babae. Naalala ko na kagaya dito po sa ating simbahan, na wala po ang missionary dahil sa relasyon sa ibang babae. Namatay pa ang kanyang anak. Nakakalungkot po. Yun ang dahilan kaya iniwanan ako dito na walang seremonya. Walang formal na pag-aayos. Pero kagaya nga nito, kami naging mabuting halimbawa sa inyo. Pastor Johnny, Stephanie, ang aking asawa. Sana ay maging mabuting halimbawa kayong mag-asawa sa inyong pagsasama. Amen. At sana huwag mangyari na kung meron kayong kaguluhan, dumarating ang pagkakataon na hindi mapigilan ng damdamin na sa gitna ng simbahan doon pa kayo magsisigawan. I hope and pray. Hindi mangyari yan sa atin bilang pastor. Ganun din sa inyo, ng mga pastor na narito. Ganun din sa atin po mga men na narito. Sana po bigyan natin ng higit na paggalang ang ating mga asawa. Pakita natin ang pagmamahal. So nando doon, ano po? Una, ang ating kaaway, ang diablo. Pangalawa, sabi nga, be on guard or take heed yourselves with yung relationship, yung sa diablo, yung sa finances. Pero, Pastor, mula po dito sa salita ng Diyos, binanggit yung sinabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Take heed with your doctrine. Amen. Yun po yung mahalaga. Namulat ka, lumaki ka rito, tumagal ka rito, at alam mo ang ating paninindigan, ano ang ating doktrina sa simbahan. Sana huwag kang lalayo sa doktrina na yun. Amen. Sabagat, narito ang mga kalalakihan, ang ating mga men. If ever that happens, I hope our men here, hindi naman natin naaway ng pastor, pagsabihan natin ng pastor. If you feel na ang kanya itinuturong doktrina, tinuturong salita ng Diyos, ay hindi na ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya yung po, apat, ano? Okay? O, sabi nga, feed the church of God or feed the believers under your care. Sila po, tayo, ay magiging nasa pangalaga ninyo sa pagitan ng salita ng Diyos. At isasama ko na ang kongregasyon. Mga members, it is my prayer that when Pastor Jandy would rebuke you, you'll not be offended. Amen. Amen. His preaching, his counseling, yung kanya pong gagawin na panguna sa atin, I hope and pray that you will appreciate this ministry. Amen. Yung po yung basis ng pagbibigay ng double honor sa man of God. Amen. Because he is teaching you the word of God. Amen. At bilang mga miyembro po, ating ipag-pray ang ating pastor. Pag-pray natin na ingatan ng Panginoon, pangalagaan ng Panginoon, bigyan ng katalinuhan ng Panginoon, bigyan ng wisdom ng ating Panginoon. Amen? So yun po, take heed. Because they have to be feed or fed with the word of God. Pangalawa na malagang tungkulin na dapat ingatan. Sabi nga, we are now the under-shepherd. Actually, ang turing sa mga pastor ay under-shepherd ng Diyos. But because we are acting as the shepherd of the flock, bilang pastor, bilang tagapanguna, ay napakalaga po na ang ating tinatawag na
pangunguna ay sa pagitan ng pagmamahal. Nandiyan, ako'y nangangaral na merong misan matigas ang aking pangaral. At kung matigas ang pangaral ko, nararamdaman ko, hindi tinatanggap. Parang hindi nararamdaman ng members yung aking pagmamahal. Pero nais ko sabihin sa iyo, no matter how, kung kailangan i-correct, i-check ang buhay ng mga members at ang paglakad ng members sa kalang pakiging isang anak ng Diyos, ipadama natin ang pagmamahal, kaya tayo may galit sa kasalanan sabagat hindi natutuwa din ang Diyos sa kasalanan. Never be ashamed to preach the word and preach the word with love. Pangaral, at naway tanggapin ng mga members ang salita at pangaral na may pagmamahal. Amen? Amen. So, dito po natin makikita na napakalaga po ang tinatawag na dapat na kanya maging on guard si Pastor John D. Ang pangalaga, ang pagpapastor, ang siya na magiging tagapanguna at ang pagpapakain ng salita ng Panginoon. Again, mula po rito sa Book of Peter. Please open your Bibles in the Book of Peter. Sabi rito, "The elder which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God." Again, inulit po, Peter was saying, mahalaga po ang tungkulin natin that we should feed the flock of God. We should lead the members into the greener pasture of the word, which is among you, taking the oversight thereof. Kayo ang mga ngalaga, ikaw magbabantay, at kumisan, meron kang mga kinakailangan na nakita mo na nangailangan, huwag tayong matakot na i-rebuke natin. Sabi nga, rebuke, reprove with all long suffering. Napakalaga yung term doon na with all long suffering, you make katiyagaan at meron pong pagmamahal. But sabi nga rito, thereof, but not by constraint, ang panguna hindi napipilitan, but willingly. Not for filthy lucre o yung pera, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being examples. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown that fadeth not away. And then in verse 5, inyong pong tingnan, lalo na po sa ating mga kapatiran, sa ating mga kalalakihan, likewise, ye younger. Sa ating po mga preachers, sa ating mga men ng church, sabi rito, ye younger, submit yourself unto the elder. Maaari pong physically, numerically, hindi po mas matanda si Pastor John D. sa inyo. Pero inyong mahalin at igalang siya. Amen. Sundin siya. Kaya yun po ang sabi, pasakop sa kanyang pangunguna. Amen ba mga men? Amen. Oh. Men, tumingin kayo sa akin. Amen ba men? Amen. Kaya kayo po ay aking kinuha at pinaupo dyan sa harapan para may focus nyo yung mga mata. Tinitingnan ko kayo sa inyong mga mata. Kahit na yung aking matay, bumababa na. Pero yan po ang sinasabi rito. Yea, all of you be subject one to another. At ito po yung dapat na ating iiral sa ating simbahan. Ang pagpapasakop sa isa't isa. Ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang paggagalangan sa isa't isa. Pero mas mahalaga po, bigyan natin ng mahalagang paggana, pagmamahal, ang panguna ng ating magiging leader. Amen. Amen? Amen. And then, it says there, yea, all of you be subject one to another. And take note, he said, and be clothed with humility.
So, be on guard din sa ating pong attitude, sa ating pong buhay. Baka ito yung pinakang malaking problema at ito ang naging dahilan kung bakit nahulog doon sa kanyang kalalagayan itong si Lucifer. Naging mayabang siya. Sana, Pastor Jandy, huwag sana umabot sa iyong buhay ang kayabangan. Magpakumbaba. Anong ibig sabihin yung pong pagpapakumbaba? Pastor Jandy, remember tayo mahirap. Remember tayo na merong pera. Remember tayo walang pinag-aralan. Remember tayo mataas ang pinag-aralan. Sana ang iyong pagtingin sa lahat ng member pantay-pantay. Walang favoritism. Nanggaling ka sa Pasig, baka mamaya mga taga-Pasig, yan ang iyong pet. Pero yung doon sa batasan, hindi mo man lang sila man lang bibigyan ng attention. Ngayon ay kumagiging pastor dito, dapat lahat ng grupo, lahat ng congregation, at lahat ng ating pong gawain ng Panginoon, bibigyan mo ng attention. Napakahalaga po nito. Yan ang bahagi ng tinatawag na kayabangan. Hindi po dahil ikaw ay natayo, itinayo dito na maging leader, pastor ka po ng lahat. At yun po ay mahalaga. Ang sabi nga dito, for God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Kumisan po ano, tayong mga lalaki, dahil tayo nga ang leader, hindi tayo marunong humingi ng sorry sa ating asawa. But whenever you have committed wrong, whether it be to TJ or to MJ, at sa iyong anak, MJ nga ba? AJ. LJ. Hindi ka ba? Wala. Yung nga pala, Antonio nga pala. Ah, Luis. LJ, yun, Luis. Antonio. Di ba? Yan. So, sana maging siya yung inyong anak. Wala tayong kinikili na kung sino na. Sana pantay-pantay doon pagtingin, pagtrato sa mga anak, ganun din sa mga members. Pantay-pantay, iisang iyong nakikita, sila'y anak ng Diyos at sila ay tupa na iyong aalagaan. Okay? Sabi nga rito, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due season. I was telling one of our pastors here na siya po'y nag-handle ng gawain na meron ng nauna sa kanya. Maging sa inyo po na nagpapastor na. At meron kayong naging member na nag-transfer o maaring napasama sa inyong congregation. Oo, kayo na nangangalaga. Ikaw na nangangalaga ng Blue Ridge. Pero tandaan mo, meron ditong unang nangalaga at nagkaroon ng malasakit na nagbuwis ng buhay. Pawis at dugo ang pinuhunan bago ka magkaroon ng ganitong kongregasyon. Na anong ibig sabihin ito? Straight na sinasabi ko sa inyo, tingnan mo yung maging mga naging bunga mo sa pananampalataya. Alam niyo lately, bakit ko ibinibigay ang gawain kay Pastor Johnny? Nang para sa ganun, sa transition natin, hindi mahirapan ang mga members. For several years, mula nung sabi ko na ikaw na ang magiging pastor dito, you were kindly hesitant in accepting the responsibility of pastor here. Pero ngayon po, naging panatag na rin ang kalooban mo. Hindi ka na natakot. At inalis ko po yung takot ninyo. Inalis ko yung inyong pag-alinlangan na hindi ka tatanggapin. You are being accepted by the church now. Wholeheartedly. Amen. At yung pong dahilan kaya nag-line ako, mapupunan ninyo,
I just became an ordinary, parang ordinary member. I'm practicing that. Mayroon po isang leader na matagal na naging pastor, na yung ipapractice na ikaw, ibababa mo ang iyong sarili. But I have to come to that point. Dapat dumating sa aking punto yun na aking itrato ang aking sarili na isang ordinaryong miyembro na kagaya ng mga miyembro dito. Kaya sabi nga rito, ay in due time, He will exalt you. Darating at darating, meron mga members na may alanganin pa rin damdamin o kalooban. Pero hintayin mo lang, huwag kang mainip. Huwag mong pang-initan. Oo, darating at darating ang panahon, matatanggap mo rin ang pagganang, pagmamahal ng ating mga members. Kaya nga, verse 7, siyempre, bawat member, kaninang umaga po, meron tayong more than 300 plus children. Punong-puno tayo, di ba? Amen? Amen. At ang ating pong congregation, ang ating church, hindi lang naman ito, nandito po, nakaharap sa inyo yung mga pastor, pati missionaries, sila man ang inyong pagpapastoran. At kung sakasakali na magbigay ng problema si Pastor Peter, o si Pastor Danny, o si Pastor Ray, o si yung malaki-laki lalaki na yan, mga kapatid, sabi rito, verse 7 ng 1 Peter, casting all your care upon God. Pastor Johnny, meron tayong hindi ka nag-iisa. May Diyos tayo. At yung Panginoon natin, hindi mo maunawaan yung dumarating na problema. Cast all your problems, your burdens, your heartaches to God. Because our God cares for us. Kung paano nangangalaga ka ng mga tupa, meron din sa ating nangangalaga ang ating Panginoon. Amen. Amen? Amen? And then, sabi nga rito sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Yung pong pinapaala-ala rito, ang pagdating po ng Diablo, yung time na hindi mo inaasahan. The time that you have put your hands down. Kaya nga sabi ko nga kanina, be on guard. Ibig sabihin, lagi kang handa. At napakalaga na huwag tayong masusubukan na hindi tayo ready doon sa ating pangunguna. And then, verse 9, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Salamat sa Panginoon na bilang senior pastor ay maiwanan ko at panatag ang aking kalooban. Na nung pamula na inilagay ng Panginoon sa aking puso na ikaw ang papalit sa akin, ako ay nagbantay, ako ay nanguna sa iyo, pinakita ang gawain, ipinagawa ang gawain, at wala ka naman reklamo. Salamat sa Panginoon. Mahirap po yung pinagdaanan ni Pastor Jandy. Halos lahat po ng gawain, iniwanan ko sa kanya. Sapagat gagawin niya ngayon na siya na ang magiging pastor. Amen. 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 Kaya, members, I am presenting to you, Pastor John. Tumayo ka, Pastor John. He is now your pastor. Tumayo kayo na. Pastor John.
Tawagin ko ang lahat ng mga pastor. All pastors, please come over. Lumapit kayo dito ka sa unahan. Dito kayo. Ating pag-pray si Pastor Jandy. Si Pastor Jandy na ang inyong magiging pastor. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa maging natin na ating kamay sa kanya. At panalangin ko siya. At manalangin ka. Heavenly Father, this afternoon we are so thankful unto you. As you have said that you are choosing men after your own heart. This afternoon, dear Father, we are commending unto you, Pastor Jandy, who will be the pastor of Blue Ridge. And Lord, thank you that you have given us pastor after your own heart, who will teach and who will love and who will lead our people. Lord, I pray that you will give him the double portion of your spirit. You'll bless him. You'll bless his life. You'll bless his work. You will lead him and help him, their Father, as he leads this congregation. We bless your name and we praise you. Lord, thank you for these men who are with me. Thank you, Lord, for the opportunity that we can lay our hands on him. Bless him, dear Lord. In Jesus' name. Amen. Salamat. Today, so dyan, dito ka. Meron ba binigay sa'yo na papel siya? Okay. Pastor Jandy will read the covenant of his promise of leading our people. Afternoon, church. Huwag po mag-group po ng ubingan po. Una sa Panginoon. May pastor, your pastor, Dr. Abraham Balega, at sa inyo po. I am Pastor Jandy. I am willing and I promise to serve this church faithfully, preaching and teaching the Word of God, administering the ordinances, and fulfilling the pastoral office according to the faith and order of Blue Ridge Bible Baptist Church. Amen. Salamat sa Panginoon at makakaupo na muna tayo. May special number pa ba? Meron. Sige. Sabi ko na, tapos na eh. Si
Pastor Johnny, magpapaliwanag siya bakit siya umiiyak ngayon, Damas. Hindi ko alam kung natatakot siya o... Kaya, testimony lang. No, ngayon ko talaga napatunayan na yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na pag ikaw ay nagpakababa, tataas ka ng pakilamba ng araw. At kababata ako kasi Pastor Johnny. Nauna pa ako sa kanya sa church na to. At dati inutusan ko na siya, ayusin mo yung ano, mga upuan dyan, ha? Kasi leader ako ng young people nun. Pero ngayon, boss ko na. Pastor, wala, sipsip pa. At maganda yung mga paalala ni Pastor kanina, no? At yung sabi ko kay Pastor Leo, yung paalala tungkol sa babae, safe na safe ka ron, Pastor Leo. Medyo safe ka ron. Huwag ka mag-alala sa banda na yan, sabi ko sa kanya. At kayo po ay, bago tayo magtapos, sayo naman yung pagpapractice ng quartet, tawagin po natin yung quartet para sa ating special number. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win the victory, brother, you must fight, keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die so fighting, it is no disgrace. Cowards in the service should not have a place. Keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would fight for God and right, keep on the firing line. I'm fighting for the kingdom, the battle must be won. The trumpet will be sounding, for there is work to do. Take up my Roman crown, I'll walk the streets of gold with my Lord. Oh, I'm on the battlefield for my Lord, for my Lord. Yes, I'm on the battlefield for my Lord. I promised him that I would serve him till I die. Now I'm on the battlefield for my Lord. Onward, Christian soldiers, marching to war with the cross of Jesus, knowing not before. Christ our royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching us to war with the cross of Jesus going on before. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men
quartet. At nakalimutan ko yung recognize kanina. Dapat, Brother Rodel, dapat dito ko pala sa harap kanina. No? Kalimutan ko. Andan si Brother Rodel. Tsaka si Brother Danny, ito by default din sa age. No? Pareho ni Brother Ramir. Si Brother Ramir, tandaan niya sa age dahil. No? Dahil sa age, nandito sa harap. No? Panglima muna daw. Panglima, no? Ngayon po, datako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ngayon. Tapos na kasi yung preaching. Ito yung susunod na pinakamahalagang bahagi. Ang ating pong pagbibigay. At tawagin ko po ang ating... tayo po magsitayo. Tawagin ko po ang ating mga ushers. At tawagin ko po ang ating pastor. Sa pangungunahan po tayo sa ating pagbibigay. Boy, anong bolte? O, panibaro. Hindi po manalayan po tayo. Let's pray. Father in heaven, we are so grateful, thankful to you, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon. At salamat, Lord, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa iyong sir, Pastor, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa kanyang training, Panginoon. Sa kanyang malasakit, Panginoon. Na nahubog po yung sa inyo pong gawain, Panginoon. And abas, Father, Lord, na bilang church, Panginoon, dito kami ngayon, Panginoon. Tulong pa yun na mahalin po namin yung iglesia, Panginoon. Nasundin po namin, Panginoon, naging utos nyo sa church, Panginoon, na kami maging masipag, Panginoon. Kayo, Panginoon, ay magpatuloy po, mag-asing po yung salita, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik. Tulad mo yung church, Panginoon, na buhat isa po sa iyo, Panginoon, maging part of God, na involved po kami sa iyong pong gawain. Salamat niyo, Panginoon, sa pagkapala, binigay po ninyo, and bless our offering, Father, Lord. Use this, Father, Lord, to give an honor pa yung sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalain yung bawat isa ko, God, in sinir pray. Amen. Ito mong bigay po. Okay, maraming po salamat. At since tapos na po yung message natin, akala nyo uwi na kayo. Hindi pa po tayo uwi. Sa pagkakataon po ito, ay makakapakinig po tayo ng ibang mga ilang mga pastor para magbigay po ng kaunting pang-usap at testimony. Encouragement po sa ating bagong pastor. At unahin po natin to sa ating mahal na senior pastor. At ang kanya pong may bahay, Sister Led. Maganda. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sabihin lahat yung kanilang habilin. Habilin yan, habilin eh. Hindi na sermon, dati sermon pa. Ngayon, habilin na. Okay? Lakin po natin, Sister Led. Ako yung masaya. Actually, lumuluha kanina. Pero yung pagluha ko ay kasiyahan nyo. Kasi sabi nga ganun, bago ito nangyari, maraming prayers. Ang family namin, hindi lang kami, kundi pati family. Yung pag-decide namin, hindi lang kami, may consultation sa Panginoon.
And this is now the time na sinagot ng Panginoon yung mga prayers. So, nagluloma pero masaya. Then it is the will of God. So, congratulations, Pastor Jandy and Sister Tonette. Amen. At ito na rin po yung culmination nung ginagawa kong aklat. 2005, nung pinagawa po ako ni Mrs. Lyons ng libro about myself, my autobiography. Nawala po yan sa eskwelahan at nawala po yung aking pinagpuyatan ng so many months. Pero dahan-dahan ko po, nang umalis ako sa school, na nireconcile ko lahat, inisip ko lahat yung aking mga ginawa. At nabuo na po, except for the last episode. So ito na siguro, yung aking magiging final doon sa aklat, itong nangyari ngayong hapon. Amen. So, siguro magtata kayo one day, lalabas yung libro. Meron pong nag-finance ng libro na yan. So, noong matagal na po ito eh. Na dahil nawala lang, nahirapan akong mag-ulit nung aklat nito. Alam na alam nila yan, mga nasa BRCA. So, ngayong hapon, may kalungkutan, pero maraming kasiyahan. Sapagkat, ito po pinag-plan namin so many months with my children. Alam po nila ito, and they also planned us sa aming future. So, sabi ko, very memorable itong hapon ito sa aming mag-asawa. Although, siyempre malungkot. Hindi naman kami mawawala. Sabi naman yan, hindi naman siya resign eh. And dito pa rin po kami. Kaya lang, maraming pahinga. Maraming sideline na. Di po yan, maraming yung pagbibigyan na naman yung aming sarili eh. Kasi tumatanda ni. Malapit-lapit na sa hukay eh. Last farewell na nga ito eh. So, yun po yung aming pagkasiyahan na supportahan po natin si Pastor Jandy. Amen. At ang kanyang pamilya. Thank you po. Amen. Hello. Salamat sa Panginoon, na naipasa ko po ang gawain kay Pastor Jandy. Masaya-masaya kami mag-asawa na habang may lakas pa kami, makapamasyal kami. Mahirap po pagka may nanantuhod, di ba? In fact, you have given me, hindi pa po natapos yung halaga ibibigay ninyo, 110,000 pa lang na ibigay. Kulang pa ipapunta ng Israel. Pero pinospone ko po sapagkat mahina po yung aking tuhod. And you will notice pag ako'y bababa, I need an assistance. Kailangan po meron tutulong saan, baka mahulog ako. Pero ilalagay lang namin yun sa bangko. At kung ano man mga pangailangan namin, siguro yung mga short travel na lang instead na 12 days po kasi yon, 12 days. At aakyat pa ng bundok. Siguro hindi na aakyat ng bundok ang pupuntahan namin. Yung mag-i-enjoy talaga kami. And we will enjoy seeing other places. At yun din, mas marami na ang panahon ko. I can have my time. Pero huwag niyo kumamadalin yung mga pastor dito, ha? Kasi, yun nga, si Pastor Michael, pin-reasure na ako eh. Sa anniversary nila, sa organization and church. Pero I can visit, I can be with our works. At sinimulan ko na kay Pastor Leo. Inantahan ko siya dahil meron ko na feel na kailangan ng kanilang congregation. At sa tagal ko na po na nagtuturo sa seminary bilang mentor sa church at sa ating pong school din dito, I feel I can be more effective if I can probably mentor not just this church but our missions and our churches in the province. At salamat sa Panginoon na
meron po tayo na capable na mga leaders dito sa ating church. At yun ang ibinigay ng Panginoon, si Pastor Jandy at yung kanyang family. At ganun din, lalo na yung kanyang panganay na anak na ngayon no, yung pungkal lang, yung ating mga Bonis Rano Boys, hindi lang sila umaawit, sila po ay magaling mag-preach. At ako'y nasisiyahan na makita ko po. At isa doon yung anak ni Pastor Jandy. Yung si TJ lang ay kinakalang huwag mahiyain. mababaptize na sana eh. Hindi makapagsalita. Hindi dito binabaptize sa TJ yung hindi nagsasalita. At yung po mga anak ni Pastor Jandy, makikita naman natin they're participating even in the choir. At yun po yung kung aking aalalahan, yung aking anak narito at from time to time ay sila po ay bumibisita upang makisaya po sa atin. At thank you po sa inyo church, thank you sa mga members, thank you sa ating mga pastors na narito, at lalong-lalo na po thank you kay Pastor Jandy na kanyang tinanggap yung hamon po ng pagiging pastor dito sa Blue Ridge. Mahal po namin kayo sa Panginoon. Hindi naman po kami aalis. Narito lang kami ni Sister Letty. Ano po, at makikisama po kami sa gawain. At thank you si Pastor Moon. Tama-tama, narito siya. At si Pastor Moon po ay humihingi ng assistance doon po sa Mexico. Sana ipag-pray po natin, di ba, Pastor Moon? Ah, dumalaw lang. Pero hindi ako, Pastor Moon. Oo, kasi nagpipray po siya ng papalit doon. Marami po tayo dito ng mga kapabol at magti-training lang ng pagiging pagsasalta ng Spanish. Church, thank you very much. Thank you po, Pastor. Siguro tawagin na rin po natin si yung nagre-request, si Pastor Mon. Para masalita rin po. Saan po, Sister Annie? Wala po ako kaninang umaga, bagamat gusto kong pumunta, sapagkat nag-preacho ako sa Bataan. Pero para alam nyo, minamadali ho talaga ako ni Pastor Leo. Dahil sabi niya, kailangan makarating tayo sa installation ni Pastor Jandy dahil kailangan sumipsip na rin sa... sa bagong bossing daw, sabi niya. Iyon naman ho ay biruan lang. Pero sa totoo, ang aming pag-support kay Pastor Jandy, if you remember Moses was an ordinary man, but he reflected God's glory. So, ito rin, bilang respeto kay Pastor, because you reflected His glory, amen. You have our support, amen. And we'll be praying for you. Si Pastor naman, Pastor, maraming salamat po. He was a blessing to us. Sabi niya, wala daw siyang gagawin, pre-pressure ni Michael. Ako hindi ko yung pre-pressure. I-invite ko po kayo sa Mexico. To have a vacation and the second honeymoon. Diba? Malay niyo, baka masundan si Timmy. Bigay ko kami ng pasasalamat sa inyo at ni Sister Letty for teaching us a lot of things to equip us for the ministry and for developing a lot of leaders and a lot of pastors. Thank you, Pastor.
for making yourself available for the church. And we would like also to thank Pastor Johnny for accepting that the task of being the pastor of the church. It is a privilege to be your ninang sa kasal. It means also that we are there for you anytime you need prayer or advice or support or a hearing ear. Pastor Mon and myself are here for you. Thank you. Amen. Ayaw daw magpamana ni Pastor Jandy. At ang susunod po nating patawagin ay ewan ko lang kung batch ni Pastor Jandy, pero sigurado ko mas matanda ito kay Pastor Jandy kasi mas matanda pa siya sa akin si Pastor Pacon. Sabi natin. Hina yata ako ha, walang ice cream. Bira talaga. Pagka inulit na sa dalawang beses yung binabanggit mo, bullying yan. Diba? Activity eh. Mga dalawang beses sinasabing gwapo ako eh. So, mas matanda. Kuya ko yan sila. Father Dong dito. Kasi... Anyway, ako po'y nagpapasalamat muna sa ating mahal na pastor for siguro 34 years, 1985 ako nandito dito as a church. So ilang taon na yun? So 33 years. Okay, 33 years in the ministry. Si Pastor Balyega ang aking kauna-unahang mentor, professor. So wala akong kanumanang talaga sa ministry. Hindi yung parang siya ang aking teacher at pastor. At way back 1988, nag-Bible school kami. So, yun ang pinakala. Salamat po, Pastor Balyega. So, wala ko sa gawain, kundi kayo po ang nag-ubog sa akin. At kung ano yung basbas ni pastor, ay saludo na rin ako. Pastor Jandy. So isang pasasalamat ko po dahil naging estudyante ko si Pastor Jandy sa institute dito. Siya po ang valedictorian. Kasi namatay po yung kasama niyang isa. Si Brother Emil. Siya ang valedictorian. Sumabil po siya. Sumabil ang buhay niya. So, ay naku po. Baka sa langit. Delikado. Si Brother Jandy, medyo kwanto eh. Palihis eh. Sabi ko, minsan eh, di-discourage. Ano, iyak-iyak na. Basta mag-stay ka lang kay Pastor. Kung ano sabihin ni Pastor. Sumunod ka lang at bantayan mo si Pastor. Sapagkat, yun ang buhay, mga kapatid. Magbantayan tayo nila mga pastor. At ang buhay mo ay habang buhay na. Lifetime. Alam nyo, sa Japan eh, di ba may, anong tawag doon? Emperor at Prime Minister. Dalawa yun eh. Yung Emperor ay inaano nila, binabantayan. Yung Prime Minister, yun ang nangunguna sa power. Parang si Pastor, Emperor. Ikaw Prime Minister. Diba? Although yung privileges, anong tawag doon? Emeritus Pastor. Nilinawanagin natin Emeritus Pastor. Yung Emeritus Pastor po sa Baptist, sa aking paniniwala, hindi po mawawala ang privileges ng Emeritus Pastor. Nakuha niyo po? Kasi kaya nga tinawag na Emeritus eh. So, ibig sabihin, sa atin, tayo po ay magre-retire pagka tayo ay
may cancer na tayo, stage 6. Stage 6 feet under the ground. Ganun naman, oh. Pagpatay na tayo, doon na tayo hihinto sa pangangaral. Eh, yun ang sinaka natin. Ang pinakamasarap po na makita natin ay makita natin ang Panginoon Jesus. Kaya, Ate Tanet, Ate Jandy, sa mga bata, we are praying for you. So, lahat po ng sabihin nyo, lahat ang magkakawa, kailangan supportahan namin kayo. At yung pagkakaisa po ng simbahan, yun po ang kagagandahan ng simbahan natin. Marami pong salamat and may God bless you. Medyo nagsisi ako sa pagtawag eh. Isa pa yung kapatch, kasi kapatch nila yung Pastor John, maganda na marinig natin yung mga sinasabi niya. Ito yung pinaka-safe sa tukso ng babae, si Pastor Leo. Men! Maraming salamat po, Church, and congratulations po kong Jandy. Huwag naman iniisip actually, pero kami buo, may mga ako na yung mga speculation. What next? Yan ang sabi ni Pastor Jandy. Ano ko pa ako? Just obey. Well, that's principle of Pastor Jandy that I learned also. And same likewise, with the instruction of our pastor, he gives our respect. Amen. Congratulations po. This is maybe the last time that I could be both in force. Ikaw nang sinir, Pastor Tino. Stay humble. Puno ko na, babalik pa. And last thing siguro, tawagin natin. I think magandang mapakinggan din natin si Pastor Peter. Nagpapasalamat ako ng una kay sa ating senior pastor, ano, kung meron man nakaranas po ng maraming paalala sermon ay ako po lang. Pero doon sa mga sermon na yan, nag-build up po ako. Ito na yan yung ating team na greater vision ay nahamon po ako na mag-vision. Hindi ko po. Salamat po sa ating pastor dahil totoo po yun, kahit pinapagalitan kanya, andun naman yung pagmamahal. Amen. Salamat din po na tinanggap ni Brother Pastor Jandy ang hamon. Ano? Hindi hamon. congratulations, Pastor Jandy, Sister Tonet. Ano? Yun talaga ang patunay na ang ating mahal na pastor ay may greater vision sa church. No? Dahil nakikita niya na meron ng capable na mag-lead ng church. Ano? At meron pa siyang nakikita ang iba pang vision. Ano? Kaya sinusuportahan po namin, sinusuportahan ko po ng buong puso yung installation kay Pastor Jandy. At ako'y naniniwala na ang ating church is mas lalong lalago. Ano? Mas lalong magkakaroon tayo ng burden sa mga kaluluwa at sa marahil pang lugar. Ano? Kaya salamat Pastor ating senior pastor, Pastor Abraham Valega, kay Sister Leti, na yung sakripisyon niyo po sa amin ay makikita namin na hindi lang kami ang na-build up
sa buhay spiritual, sa gawin, kundi nag-build up din po kayo ng man of God, kagaya ni Pastor Johnny. Maraming po salamat. At panghuli po, ating pong pakinggan ng ating bagong pastor, ang pastor ng Blue Ridge Bible Baptist Church, Pastor Abraham. Pastor John Di Bachoco. Thank you, Brother Dong. Alam po nyo, hindi na ako hiyak. Anong po, hindi ito basta-basta ang responsibilidad po, no? But kahit totoo sabi ni Pastor, no, nung previous years, nung sinabi po niya na yung maging assistant pastor ako, talagang struggle talaga ako doon that time. Until na yung before years na ito, dahil pinag-pray ko talaga sa Panginoon. Nag-color talaga ba ako, baka meron pang iba dyan na pwedeng mag-stand. Kasi alam ko yung aking weakness, alam ko yung aking may limitations. So, dagang 2 years na lang yung struggle. Nung kahit ako sa Bacolod, kinakausap ko si Brother Timothy. Balik ka na doon sa Blue Ridge. Ikaw na magpastor doon. Kailangan na yung ano, yung daddy mo. Yung lahat ng pangnunuyo ko sa kanya. Pag may 2 years na, sabi niya, Jan, bahala ka na sa buhay mo dyan. Bahala ka na dyan. Ikaw pa, kaya, dapat balik kasi hindi. Kaya mo na yan. So, yun yung pinag-pray ko yun, no? Talagang, di yung challenge dahil una po, si Pastor kilala. Na yung church natin kilala po. And medyo na mabigat pero ang gagawin ko lamang talaga po, pinag-presa ko yun na kung anong decision ni Pastor, susunta lang ako. And ang gusto ko lang talaga, yung trabaho kay Pastor talaga na susunod lang ako, maging backup ako. Kung ano man yung pasabas, nandiyan ako sa gil to support him. Yun talaga main purpose ko talaga. Yun naman talaga yung aim ko talaga. And kahit from the beginning, nung nalang ko po, nung bago ako dito noon, nasave ako, na-baptize ako dito, na February 21, 1995. Kabago-bago ako dito noon, si Brother Timmy palagi yung aking pong ano, kausap. Kasi hindi ako masyadong mag-Tagalog dahil Ilonggo po ako, Bisaya. So, tahimik na tahimik ako. So, si Brother Timmy naman, siya may palaging lumalapit sa akin na palaging sa pag-pray, per partner, siya palaging kausap ko. And napansin ko, pag ako nagsalita, si Brother Timmy, palaging siya nakasmile. Pag siya nakasmile si Brother Timmy ngayon, ito palagi. So, tinanong ko sa team, bakit palagi ka nakangiti pag ako nagsasalita? Kasi tuwang-tuwa siya sa boses ko, Ilonggo eh. Yung tono ba na nagsalita. Kaya masaya-masaya siya. Kaya nung kinasal si Brother Timmy, ako yung best man niya, tuwang-tuwa ako. Eko, Tim, nalala mo na sa aking huling halakhak. Kasi nakapangasawa niya, Ilongga. Si Doc Joy. So, and the time na yun, nag-grow ng Bible Basketball, si Pastor Leo, sabi niya, Jan, okay kang shooter ka. Pwede kang sama sa basketball. O sige, ibago pa lang ako dito noon. Si Timmy pa rin yung kausap yun. And in Bumagyo, nakansal yung Bible Basketball sa Laguna. Dala ko na yung gamit ko. Nung pababa na ako dyan sa hagdanan, si Pastor Balega po, nandun ako po dyan sa upuan dyan sa ano. Sabi niya, o Jan, saan ko punta? Pasuwi na po ako. Sabi niya, nag-apply ka ba? Sige, opo, Pastor, nag-apply mo si Iman po. Wala pa po eh. Gusto mo, dito ka muna sa church. Sabi ko, sige po, Pastor. Kailan po magsimula? Ngayon na! Simula. Tuwang-tuwa ako, masaya ako. Na, sabi ko, wala mong kamag-anak dito. Meron kong ma-understand dyan. Kung naiyan naman ako na mag-stay. So, 3 months ako na mag-stay doon. So, nung in-offer Pastor na yung work dito, tuwang-tuwa ako. So, sa ipasubigan kita ng allowance, 50 pesos a week. So, alam niyo, tuwang-tuwa na ako noon. Masaya ako dahil may work na ako. At hindi ko matitingnan yung, ano, yung allowance eh, malaga doon, na makatulong ako bilang member po sa church na ito. And ang unang assignment ni Pastor sa akin, paglilis dito,
Kaya mahal na mahal ko yung, ano, yung walis tsaka tingting tsaka tambo. Kaysa pagtulog ko, yakap-yakap ko yan. Dahil po, sa'yo paso ko, ano yung assignment mo? Do your best. Mahalin mo ang trabaho mo. Kaya yung hallway natin palagi, maraming nadudulas sa estudyante dyan kasi palaging makintab. Kasi ma'am, dahil pag nandiyan si ma'am dyan, pag alis sa office, ma'am titignan, oh, dumi dito ah. So, kaya po, I do my best na buong puso po na lagang gagawin ko lahat na maayos, malinis yung ating kapaligiran. Kaya sa mga workers nandito, pasensya namin sa kayo na napapagalitan ko kayo, nasisita ko kayo kasi doon ako nang galing. And I hope na po yung trabaho natin, gawin po natin buong puso. And pangalan po kasi yung paso sa akin, yung kubeta. Yung kubeta, dyan po sa baba niyan, dyan sa clinic niya, yung kubeta yan dyan. Si Arian, babae tsaka lalaki. Eh nung naalala ko noon, nung ako yung naglilinis, kumuha pa ako ng stick. Yung stick na ano, tapos lagawin ng sponge doon eh. Tapos tinusok-tusok ko na yung ano, yung kubeta. Siyempre, hindi ka sanay eh. Yung ano mo, drain ka eh. Eh sa amin kasi probinsya, wala namang kubeta doon eh. Sa amin, kahit saan-saan lang kami, tabing dagat eh. Minsan pa, ano, walang plus-plus, tuloy-tuloy na. Minsan may aso pa na sumusunod. Minsan may alimasag pa, ng kaway ng kaway. So yun sa amin, una pa yung nagmaka kami ng kubeta sa amin. Okay, for ano. So dito po, talagang, ano ko eh, inakita ko ni Pastor. So yung ano ginawa ko, Brad? Maglinis pa siya ng ano? Hindi kanya maglinis. So si Pastor, ginawa ni Pastor, kuha siyang balde, itong gawin mo, kuha ka ng sabon. Bigyan ka kita example. Kuha siyang balde, Pastor, kuha ko. Pinusahin yung ano, yung kubeta. Tapos si Pastor, lumot siya doon. Lumot siya sa kubeta. So ni Brad, itong paglilinis. So yung spans, inunasan yung kamay niya. Ako naman, sabi niya, Brad, pag maglinis ka, dapat may quality. Doon ako natuto po. Sabi ko kasi, Pastor nga, hindi nadidihan sa ano eh. Kaya po, hindi lang walis tingting, walis tambo yung mahal ko, pati kubeta, minahal ko na din. Yun lang po yung work ko dito. At in terms of kayo na maging papala ko sa pastor natin, and I don't want na maging burden po ako at lalo po sa church. At itong time na ito ay salamat po sa Panginoon, and salamat po si Pastor, nandito pa po, hindi pa siya alis, nandito pa siya po, salamat sa Panginoon. Siya Pastor po, I don't want na, alam natin po, nanghihina na yung si Pastor Balay, si Ma'am Letty. And bilang pong gratitude, bilang papasalamat natin for so many years na ito pong iglesia natin, inalagaan na minahal nila. And I hope na pray po tayo sa church. And I hope na papagtanda ng pastor natin, pabayaan na po natin sila. So yun po na pray po, bilang pong iglesia nito, yung ating sir pastor sa si Ma'am Let, huwag natin sila pababayaan. Amen. Amen. Kahit si pastor po na mahinga na siya, I hope na bring support natin kay Pastor, 100% pa din. Amen. Hindi lang support sa prayer, financially. Amen. Nandun pa din church. Amen. Kung anong magkano support ni Pastor Balega ngayon, ganun pa rin support niya. Amen. Kung mauna man, kung sino mauna man sa pinunin ng Panginoon, same pa yung support, dilipat naman doon. Hanggang buhay sila, Thai Church, Grace Bible Baptist Church, huwag natin pabayaan yung ating senior pastor. Amen. Sa kanyang pamilya. Amen. Okay po, big picture. Bilang po, pasalamat po. And I hope and pray, bilang family po, buong puso natin ang pagbabayin yung senior pastor at sa kanyang pamilya. Amen. Ang gawain po natin, palagi sabi ni Pastor Balega, gawain to ng Panginoon. Kung paano ko binigay ng Panginoon kay Pastor Balega from responsibility at binigay po sa akin, pagdating ng panahon po, isasalin ko rin ito kung sino yung karapat dapat ibigay ng Panginoon. Amen. I'm not after position. Dahil kayo po nitry kami ni Pastor Balega sa simula. O paano po talaga dumaan kami din sa training dito. Talagang iyak ka. Minsan matutulog ka na lang, walang kain, tubig lang. Patis ngayon, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Salamat sa training na yun. And I hope pa ng free church, ang gawain ito ay gawain ito ng Panginoon. Yung church na ito, church mo ito, church natin ito, walang magawa sa church natin, kundi tayo.
And I hope and I pray we work together. Yung mandate po ng Panginoon to preach the gospel, to baptize, and to disciple. At ang duris po, kilala po ito po sa mission-minded. Kung ano pong iniwan ni Pastor Balega, same po yung gagawin natin. And I hope and I pray, marami po yung mga churches na ma-send out natin, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa abroad. Amen. Work together, and we ask the Lord, yung gawain natin ay pagpapalain po ng Panginoon. I need your help po, hindi itong magawa na po lang po, tayo po isa masama po, na ipapatuloy natin ang gawain po ng Panginoon. So God be the glory, at maraming pong salamat sa inyo. Pag-aralin natin ang unang order ng ating pastor, yung lahat ng privilege ng ating emeritus pastor Batalda. Ha? Pastor emeritus. Kung ano yung privileges ng ating mahal na pastor, ni Sister Letty, hindi mawawala. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Okay. Yung pangalawa, tutuloy lang yung ginawa ni pastor. Yan lang ang sinabi ng pangalawang order ni pastor. At tayo po ngayon ay tatayong lahat. At meron yatang konting merienda sa likod. Mamaya, at tayo po ay pangungunahan sa panalangin. At tayo po lahat ay masaya ba? Amen! Okay, tayo po ay pangungunahan sa panalangin. Hiningan ko po si Pastor Mon na pangunahan po tayo. Request ko lang ho, after the prayer, well, we can shake the hands of Pastor Jandy. Don't forget to hug our pastor. Amen. Oh Lord God, we thank you, Lord, for Blue Ridge. That with our church, we can see the hand of God growing and taking care of and increasing in love and making the testimony powerful. In this new generation of leaders, O Lord, I pray that what you have given our pastor emeritus, you will double portion in the time of Pastor John. I pray, O Lord, that everything that we do will only have one purpose and one motive. It is to glorify your name. Amen. Nothing else. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yung mga pastor po, mga picture taking daw, sabi ni... At pwede tayong kumain.